The New Channel. The New Channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees all things new. I'm Kathy Solis Davila and I'm streaming live from Tagaytay City. Good morning. Hello. So our topic for today, for today's episode, is dealing with change. And speaking of change, wala yung ating partner dito sa show, dito sa Breakfast with the King, wala si Karlo because he has work today. But yeah, ako yung kasama ninyo and I'm already taking over. Hindi na siya babalik dito sa hindi, joke lang. Speaking of change, ayun na nga, ako lang yung kasama ninyo sa Breakfast with the King today. And when I searched for the word change on the internet, ano bang definition ng change, no? Yung noun definition niya is, it is the act or instance of making or becoming different. And then as a verb, it is to alter or modify or replace with something else. So very exciting and topic natin na change. And what does social media say about change? So I researched and saw these really beautiful quotes about change. And let's flash them now. I have three for you. Number one, don't be afraid to give up the good to go for the great. Ganda, diba? Don't be afraid to give up the good to go for the great. So there's a change from being or experiencing the good, and there's a change in experiencing the great, diba? May transition yan, may pagkakaiba yan. So a lot of times, we do not want to give up our comfort zone. We do not want to, move. We don't want to, go on another path because we're so comfortable with the status quo. Pero hindi natin alam that giving up the good can bring us greater things. Yun ang sinasabi nito. Quote number two, change before you have to.
Again, change before you have to. Sinasabi niya, magbago ka na ngayon kaysa sa magkaroon ka ng sitwasyon na kailangan ka magbago, mapipilitan kang magbago. Kung baga, if, let's say, you have a bad habit, you know, let's say tamad ka. Tapos, lahat naman tayo may moments na tamad tayo. And we know that the consequence of being tamad leads to, well, number one, pwede ka matanggalan ng trabaho. Number two, you know, mag-away, magkakaroon ng gulo sa family dahil hindi mo inaayos yung gamit mo. So, kumbaga, bago pa mangyari, anticipation to eh, bago pa mangyari yung, bago pa dumating yung outcome nung mga ginagawa mo ngayon, magbago ka na. Kaysa, mas masakit pa kasi yun eh, kung iba pa yung magsasabi sa'yo na magbago ka. Ikaw mismo, sa sarili mo, you have to make the changes. And number three, quote, is from Oprah Winfrey. The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. Very powerful. Kasi yung attitude natin dictates our decision making. And the decisions that we make, it affects our future. And so sinasabi, if you just change your attitude, you know, you move it a bit and go towards this other direction, then it changes the direction of your future altogether. So that's what social media says about change. Very interesting in topic natin. And for those who are tuning in for the first time, ano ba tong breakfast with the king? Sino ba yung king? And bakit breakfast? Yan. Bakit breakfast? Okay, so this show was born during the pandemic but was conceived pre-pandemic. The pandemic pushed us to go and start doing the show. Okay, kasi noon biglang naging uso yung online shows and you can even get a job na hindi mo nakikita face to face yung boss mo. Diba? You can get employment kahit virtually. So parang that became the environment for every one of us. And yun, ito na, the show was born during the pandemic. And then we transitioned to, you know, a bigger platform, which is the new channel. And we're so grateful for the new channel for, bringing us to this point na parang we are streaming alongside these other beautiful shows and life-enriching shows na makita nyo sa background ko. Ayan, yan ang mga iba-ibang shows ng TNC. And we encourage you to check them out also. Listen to us on Spotify and Apple Podcasts. We're also there. We're also on Facebook and YouTube. And yon. So itong show na to, it's all about love for God. And bakit natin masasabi na love natin yung isang person? Or kay God, love natin siya kung di natin siya kilala. Right? Hindi malalim yung ganong klaseng pag-ibig kung hindi mo masyadong kilala yung person. And so, dito, well, si God is, you know, si God, mahal natin siya because we know Him. And how do we get to know Him better? It's by reading His Word, the Bible. And this is what this show is all about. It promotes the love for reading the Bible. And we have experienced that in the past, we are so intimidated sa pagbabasa ng Bible. How do I do that? And we discovered this very practical way of reading the Bible or approaching reading the Bible. And isha-share namin sa inyo to, no? And ito lagi yung format ng lahat ng guests namin. We have them share with us their Bible reading based on the SOAP method. S-O-A-P. Let's go over it. Starts with S, scripture. So choose a scripture. Write out a verse. Ako, personally, I like writing it. Gusto ko yung, I guess, old school ako. May notebook ako. So sinusulat ko siya. And
And gusto ko kasi parang mas na-absorb ko siya when I write it down. So write out a verse or passage of scripture that sparks your that speaks to your heart. So just keep on repeating the verse over and over again, and ask the Lord to help you get His message for you through that verse. And then don't end with that. Do an observation of it. What stood out to you about the verse? Kasi nga sa kaka-meditate mo on it, ano yung pinaka na-take away mo doon from that verse? And then, were there any commands or instructions? And what is the author saying? Kasi sa Bible, yung bawat book dyan, iba-iba yung author niya, no? But it's one Bible. Ano yung parang pinaka-mensahe sa'yo? So, a strategy is check mo yung mga verses before and after so that you know the context of that scripture, or it can be one verse or several verses. And then, ano nag-strike sa'yo? And then, the A is application. Now, you drill it down. Zoom in ka sa'yo, sa sarili mo, sa context ng buhay mo ngayon. How can you apply this verse right now? Okay? Ano yung utos ni God sa akin in my specific situation, my specific life situation right now? And magugulat kayo, guys, as you do the soap method, it really pops out yung message ni God for you. And maliliwanagan ka, definitely. And then, lastly, cap it off with a prayer. Respond to the passage in prayer. Ask God to help you apply this scripture to your life and spend time listening to what He may be telling you. Baka may iba pa siyang sinasabi. As you pray, meron pa yan minsan na ini-impress si God sa'yo as you pray about your specific situation based on what you just learned from Him for that day. So yeah, that is the soap method, and we are excited because today we invited... We go to CCF, no? Christ Commission Fellowship. And we are so blessed, Karlo and I, my husband and I, we're so blessed with this group of campus missionaries. Biro nyo at a young age, nakuha nila yung calling nila from the Lord, and they responded. Iba yung nakakuha lang ng calling or nalaman mo yung calling mo, iba rin yung nag-yes ka kay Lord, no? So kami talagang believe kami sa mga batang ito, kabataan ito, who have dedicated their lives to the Lord in ministry. We've already guested a lot of them here on the show. Gine-guest nila namin sila dito every other week. Iba-iba sa kanila. So wala pang umuulit. Ang dami nila. We'll ask mamaya si Angelo, no, kung ilan nga ba sila in total na CCF Elevate Campus Missionaries. We are really just blessed every time we have one on the show. And today we'd like to give the platform or the TNC stage to our guest. No, he's Angelo Villaluz. He graduated from the National College of Business and Arts in Taytay, Rizal, with a degree of Business Computer Science in 2018. He's a campus missionary at Christ Commission Fellowship, as I said, and a youth coordinator of Elevate Angono. He recently and is happily married to Love Villaluz last October 2022 lang. His interests and hobbies include watching anime, playing badminton, and playing computer games. But besides that, much of his spare time is spent on life coaching and mentoring the youth. So, ladies and gentlemen, si Angelo. Hello, Angelo. Samahan mo ako dito. Hello. Oh, wala lang yung audio mo. Let's... Sorry. It's okay. Good morning po. Good morning. How are you feeling now? Kamusta ka? I'm fine and I'm nervous po. Yeah. Oh, huwag ka kabahan. Tayo lang. Invitation niyo po sa akin. Tayong tatlo lang ni Direk lang nandito ngayon. Huwag ka mag-alala. At ayan. Ang buong mundo. Ayan. And Angelo, share mo sa amin yung love mo for anime.
Ano ba mga pinapanood mo? Alam ko kay Lord po eh. Sa anime, marami po eh. Pero ang pinaka-genre po ng pinapanood kong mga anime, mga action, fantasy, yan. Hindi po mahilig sa love story. Oh, okay. Pero anong mga, kasi baka may nanonood ngayon na mahilig din sa anime, anong specific titles nung anime yon? Ah, anime. Ano po, mga favorite ko, Sword Art Online, yan. Nung nagkakilala po kami nung wife ko, favorite po namin yung Naruto. Yan. Yung familiar ko kayo doon. Yes, narinig. Tapos ngayon po, latest, yung Danmachi, tsaka, ano to, yung slime. Ayan po. Okay. Talagang ibang generation na, no? Kasi narinig lang natin yan sa mga, ano, ako sa mga pamangkin ko, ganyan. Pero hindi ko na alam yan. So where do you watch these? Ano siya? Sa YouTube? Iba't ibang platform po. Meron pong Netflix. Pwede rin po sa web. Yan. Dati po kasi puro web lang. Ngayon, dahil nauso yung Netflix na po. Okay. So yeah, guys, as you can see, no, I mean like, si Angelo, he loves the Lord. He's dedicated his life to the Lord. But he's also a normal guy, just like everyone who loves anime and, you know, other things that other youth does. And, pero, ano siya, good influence siya dun sa mga kabataan. Hindi siya yung isa sa mga, tawag nga natin yung mga pasaway na bad influence. He's a good influence guy sa campuses. And Angelo, ang topic natin for today is changing with change, and take it very 80s yung Take It Away, by the way, kung merong nanonood na nasa 80s generation, they know yung Take It Away, si Joe Quirino, and hindi ka makaka-relate dun, sorry. So yeah, go ahead and take the stage. Mag-start okay, direct, can we flash the soap? Yes, let's start the soap. Yan. So, praise God. Ito po ang ating soap for today. We go start with the scripture first. We will take our passage from Genesis 12, verse 1 to 3. So, let's read it first. Now the Lord said to Abram, hindi pa po siya Abraham, Abram pa lang, go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. And I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And so you shall be a blessing. Verse 3, I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse. And in you, all the families on earth will be blessed. Yan. So ano po ba connect nito doon sa ating topic for today, di ba? About change. And kung titignan po natin, parang konti lang yung relate. Pero himayin po natin yan. So ano, let's go po dun sa ating observation. Yan. So ano po ba yung, kung bakit ba naging change po yung ating topic. Yan. So let's go po sa observation. So meron po akong tanong sa inyo, sa bawat isa muna. Ano. So personal na sagutin nyo na lang po sa sarili nyo. So, madali po ba ang change? Ayun yung tanong eh. So, madali po ba yung change? Whether it's changing a habit, di ba? Like, kung meron kayong habit sa paninigarilyo, or kung meron kayong habit, or meron kayong ugali, or behavior na hindi maganda, like, kung dati kayong marites, yeah. So, or kung ano man po yung behavior na meron kayo, kung magagalitin kayo, or... Wait lang ha, Angelo. Marites, meron din sa lalaki ngayon ha. Tolits. Ano ba tawag? Tolits. Tolits. Bakit po tolits? Tol. Ito ang latest. Ah, okay. Yes. Promise. Bago yun. Nag-level up po ako doon. Gusto ko yun, tolits. Ayan. So, mga tol, ano latest? Ayan po. So, yun niya. Whether changing a habit or pwede rin changing a job, or we will be changing a city or a place, or lilipat kayo ng bahay, it will always be a challenge or a difficult for us. And what's more challenging po doon sa pagbabago po na yon is yung biglaan or yung in-impose po sa atin na gawin kahit na walang approval
or yung tanong ba na gusto mo ba siya? Gusto ba natin yung change na yun? Gusto ba natin yung ganong situation? Ayun po yung mahirap dun sa change. Ayan. So for example po, about yung change sa health. Yan, walang approval po natin yan. Tama po ba? Walang approval. And yung bigla ka na lang magkakasakit, may masakit na bigla sa iyo. Noon wala kang nararamdaman na ginto, ngayon meron na. Ako po, I'm already 31 years old. And noon nung siyempre, medyo teenager pa po ako, wala akong nararamdaman anything. Tapos kahit ano pwede kong kainin. Ngayon, pag ano nangyayari po sa akin kapag nangangali, ano po, mabilis po kasi mangalay yung tuhod ko. So kapag na-stack up po siya for a certain time na hindi ko siya ginagalaw, pag tumayo ako, bigla na lang sumasakit. Parang di ako makalakad kaagad. So, for sure, marami po sa ating viewers na, ayan, medyo, pasensya na po, medyo oldies. Ayan, marami na rin po tayo nararamdaman. So, that is a change in our health na hindi natin gusto. Yan. So, or pwede rin pong change sa relationship. Yan. Because pwedeng marriage or pwedeng death. Ako po, ano, noon, super dami ko pong time and energy. Ayan, simula nung bago po ako ikasal. Pero nung kinasal po ako, syempre, mas focus na po ako sa, dahil may work din po ako as campus missionary. And yung time ko is for my wife and for us na lang po. Ayan. Paminsan, nakapaglaro pa rin naman po, pero hindi nakatulad nung dati. Like yung panonood din ng anime, hindi rin, parang papatsi-patsi na lang din po eh. Yung ganon. So, yung hobbies medyo nabawasan. Ayan. And another change po is yung death na hindi rin po natin gusto. Lately po, namatayan po ako ng auntie and ng uncle. Magkasunod po sila. And sobrang painful po siya in my part kasi sabi ko parang hindi ko nagampanan yung pagiging Christian ko or hindi ko man lang na-impart sa kanila po Jesus, ano yung ginawa ni Jesus sa buhay nila. So, yun lang. Kumbaga parang it's a wake-up call for me na dapat mas bold pa po akong i-share yung love niya sa mga loved ones po natin. Yan. Kasi hindi natin alam kung kailan sila kukunin. So, there is always an element of pain po in change. Even change for the good, meron po yung element of pain. So, yun din po, just to tell you, my ministry, the pandemic stopped us to meet face-to-face on a regular church basis po, diba? And it was reset from so many activities and habits, diba po? So, last year, nag-start again yung ating full face-to-face. Yung change po, hindi po siya easy. And during that time, syempre, nilagay na rin po ako as youth coordinator po ng satellite namin sa CCF Angono. And the Lord tells me to do live service also. But yung question po doon, yung changes po doon, Lord, wala akong volunteers. And yung change po doon, parang naubos kami ng pandemic. Nangaunti talaga kami. As in yung members po din namin, naubos dahil sa issues po ng pandemic, yung struggles ng pandemic. Ayan. Pero yun nga, the Lord is telling me na to do it eh, na to do live service and to meet the young people again, face to face. The change was not very easy. Parang the question is, Lord, saan ako kukuha ng volunteers, yung place namin, medyo struggle din po yung place namin, tapos yung gamit, yung ganun. So, there are so many things na nagbabothered po talaga sa akin nung time po na yun, nung mag-start po kami. So, yun. And super hirap po niya nung nag-start ako. So, yun. Ang hirap po na that situation. But Angelo, sorry to cut you, Angelo. So, yes. parang binibigyan mo kami ng parang guidance on ano ba yung effects ng changes sa atin, no? Yes. Ini-establish mo na kanina you mentioned some examples na indeed changes can bring discomfort, it can bring pain, it can bring confusion. Itong mga to, no? So,
ang daming effect sa atin ng changes. And parang nakikita ko sa dinidiscuss mo, ang changes, meron siyang internal, meron siyang external. Yes. Diba? Sa iyo, sa sarili mo, at meron sa environment. Sa external, yung meron nga sabi mo, I'm sorry about your aunt, tama ba? So meaning yun external changes yun, and sometimes these external changes affects yung internal, nagkakaroon din ng mga shifts, right? So yung loob naman internal can also bring about changes sa environment palabas, paloob, may ganun siya. So yeah, changes really affect us in many, many ways. So that's why we are talking about this today, no? And sige, we're excited to hear your story, yung current situation mo right now. Ayun po. So to continue po that, actually there is a changes again in my life in the ministry that the Lord entrusted to me po. Kasi again, 'di ba, sabi ko nga po, bumalik po kami from pandemic sa face to face. Meron po kaming place. Then binigyan na naman kami ng Lord ng changes ngayon. And praise God, kasi good, super good po yung nangyari. Dahil from the small school po kami na naka-locate po, which is yung Races Academy, doon po talaga yung church po namin. Then the Lord opened us a way po para mag-meet po sa SM Angono. So naging ano na po siya, SM. So binigyan po kami ng place doon. And nagkaroon na naman ng change. Good thing, meron kaming place. Mas maganda, mas malamig. Yung ganun po. Pero the change was not very easy po. And as in super not easy. Kasi kailangan po namin mag-transfer ng mga equipments namin and so on. The volunteers po lang usually nagkukulang. Yung ganun po. Tapos, ano pa ba? Yung, actually, the admin stuff and so many things. Basta madami po siyang changes na nangyari. Yung mga OIC po namin, the COS, or yung Council of Servants po, they are working on it po para lang makalipat kami agad sa SM. Pero Angelo, go ahead, sorry. Pero ayun po, ang dami nga lang pong changes na naganap. Pero yun nga, kahit na ganun po yung nangyari, ang pina-realize lang po sa akin ni Lord is kailangan maging faithful and maging obedient lang po kami dun sa changes na nangyari sa amin. Ayun po yung gusto niyang ituro sa amin. And yeah. Minsan kasi dun sa current situation natin, yung ating status quo, napaka-comfort zone natin yun eh. Diba? Parang dito na ako sanay, Lord. Wag mo naman baguhin. Yes, yes. Exactly. So, parang ang hirap-hirap naman po. Paano pag hindi mag-work yan? Yan, mga ganyan. So, sinishare mo sa amin ngayon na it worked out pala. When you transfer to SM Angono, it's a bigger place, it's a better place for you to hold your services, right? Yes. Ayun po. So, likewise po nang sinabi nyo, ang dami pong ano eh, challenge, and some point of my heart, nag-grumble po ako. And meron po akong mga question marks with the Lord. Na kasi naiwan po kasi yung Elevate sa school. Ang nalipat lang po muna kasi yung Sunday services po namin. And wala po kaming, nag-struggle po kasi ako kasi wala kaming equipment, walang opportunity yung mga youth to use their talents and skills, like yung singing and yung the instruments po. So kasi lahat po nadala po sa SM. But the Lord is telling me nga to obey kasi He's in control. And He's very comforting po dahil hindi niya po pa rin ako pinabayaan. And hindi, kumbaga ang pinarealize niya sa akin, hindi po yung equipment ang ipinupunta ng mga bata. Hindi yung mga gamit or kung ano man yung nawala sa amin ang pinupunta ng mga bata. Yung mga ang pinupunta po ng bata is si Lord mismo. Gusto nilang matuto nung salita niya. So, ayun lang. Kumbaga, yung mga sumunod na weeks po, ang galing lang kasi kahit na maliit na sound system lang kami, kahit na
acoustic lang kami, nakita ko yung heart nila to rejoice, to worship God, and to learn from His message po. Ayun yung tinuturo niya sa akin doon po sa bagay po na yun. And so relating learn... it to your, so relating it, sorry, Angelo, no, from the scripture si Abraham, nung inutusan siya ni Lord, parang similar sa situation mo. Paano mo na na-overcome yun? I'm sure napakahirap nung sitwasyon na yun. And what was going on in your conversation with the Lord? Ayun po. So let's learn po dun sa ano eh, dun sa life po ni Abraham. Kasi kung babasahin niyo po yung sumunod na verse, 'di ba? Binasa po natin yung verse 1 to 3. Pag binasa niyo po yung verse 4, the Abraham went as the Lord told him. Wala pong sinabi doon na nagtanong si Abraham or nag-grumble siya. Wala pong sinabi exactly doon. Pero ang simple lang po na sinabi, Abraham went as the Lord told him. Sumunod lang po siya. Simple lang po yung ginawa ni Abraham. Sumunod lang po siya. So, kumbaga, kung meron po akong question po sa bawat isa, parang imagine kung meron pong ipapagawa sa inyo si Lord or sabihin natin, pastor nyo or yung father nyo, sinabi, pumunta ka sa gintong lugar. Di ba? Punta sa Mindanao, Mountain Province. Susunod ka ba? Parang nagtatanong ka muna eh. Ano gagawin ka doon? Ano titiran ko doon? Ano yung, di ba? May ganun po eh. So, like po doon sa sinabi ni, doon sa scripture po, di ba? Kailangan lang sumunod lang po tayo eh. Kasi kung alam naman po natin na secure tayo doon sa Father natin, 'di ba, na mayroon po siyang plan para sa atin. And si God po yung tinutukoy po natin eh. Mayroon pong plan si God for us. And here are some point po dun sa pagbabago po ni Abraham eh. So note po, 'di ba, yung pagbabago ng dun sa life ni Abraham, nakakaharapin niya is aalis po siya dun sa country niya. 'Di ba, parang titira po siya sa foreign land na alam niya. And isipin niyo po, mayroong pagbabago, may pain, may struggle, and challenges po nakakarating doon si Abraham. And the fear is of living of different culture, different language, tradition, o yung pain din po na iiwanan yung relatives niya, yung bahay niya, yung mga kaibigan niya, di ba, for the good. And the risk of leaving the security po. Ligtas ba doon? May titiran ba doon? At may bahay ba ako doon? Di ba? Ayun po yung mga question mark na pwedeng iba to ni Abraham kay Lord po eh. Pero ano po yung ginawa po ni Abraham? Di ba? Sumunod lang po siya. Di ba? The Bible is very specific. Abraham went as the Lord told him. Ayun po. Ayun po yung observation ko. Yeah. So yung sa, very, very nice yung ano, pagkaka-relate mo nung si Abraham, yung instruction sa kanya ni Lord, and also sa iyo na na-experience mo for yourself. Pero paano mo na overcome yung parang confusion that time or disbelief? Paano mo na naitawid yun na parang biglang nagka-peace ka ba all of a sudden after inquiring of the Lord? Anong, what went on there? Actually, itong verse na to, niremind po ako ni Lord and to comfort me. Pero before ko po mabasa to, and a regular human reaction is, syempre, to grumble and to have doubt with the Lord, naging pasaway, yung ganyan. So, kumbaga, hindi po ako agad-agad na lumapit sa kanya. But, the Lord comforts me with the people around me, like my D group, my discipler, the our OIC, yung aming officer in charge of CCF Angono. I talk to them, I talk to my other boss or leaders po in the church, and they comfort me to kung ano po yung kailangan kong gawin. So, kumbaga, humingi po ako ng wisdom sa kanila, and the Lord tells me na ito yung kailangan ko gawin. Ito lang muna. So, I just need to obey. So, kung ano yung binigay sa akin, in lang muna. So, obey lang ako. Nung nag-obey ako, nakita ko po yung puso ng mga bata. Nakita ko na kahit, sabi ko nga po eh,
na kahit na acoustic lang kami, kahit na yung single na speaker lang po kami, kumbaga, ano po to, portable na speaker lang eh. Nakita ko po yung ano nila, yung heart nila to serve, kahit na ganun lang po yung setup namin. And habang nag-worship po kami, nakita ko po, kumakanta silang lahat. Nakita ko po na kahit na acoustic lang, kahit di kami kompleto yung banda, nakita ko po yung puso nila na nagsuserve po at kumakanta sa Panginoon. Very beautiful. Ayun po yung comforting message po sa akin ni Lord na hindi importante yung lugar, hindi importante yung gamit. Ang importante, sumunod ka. Importante, right. Sumunod ka. And, yeah. You know what, Angelo? Yung pagkakakwento mo and yan, tungkol dyan na nakita mo for yourself na you just saw pure hearts of these youth calling out to the Lord and worshiping Him. It reminds me of the song Heart of Worship. Diba yung sa Heart of Worship, yung lyrics nun, yung when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, diba? So parang yung heart ng youth yung nakita mo. And you said a lot of important points earlier. When we are in the midst of struggles, like, well, changes does bring struggles. You have spiritual family to help you see your situation through God's eyes. Na tayo, sometimes we're lost eh. Kaya nga importante may community tayo eh. May spiritual family tayo. Kasi naliligaw tayo. Pero yung spiritual counsel na yan, godly counsel, it helps us get back on track. Kasi life is not perfect. It's the Lord didn't promise naman a problem-free life eh. But He promised that He'll be with us all throughout our journey. So, yun yung nakita ko dun sa sinabi mo na how you were able to go through this situation. Napakahirap yun because you're one of the leaders there. And nasa shoulders mo yung ano, yung difficulty, yung burden na yun eh. And that's really very beautiful. And it helped you get back on track. And gusto lang pala pakita ng Panginoon sa'yo na pag tinanggal yan, mas maganda pa. Tapos siyaan mo, pag nag-obey ka, anak, ibabalik ko naman lahat yan, you know. Yes. So, diba? Excited po ako ngayon kasi nag-focus po kasi ako doon sa nawala sa amin eh. Pero hindi ko tinignan yung gustong gawin ni Lord pagdating namin at nakalipat na rin kami yung youth ministry namin or yung Elevate doon sa place namin, which is sa SM Angono. So parang God is preparing lang yung mga faithful na tao din na magsaserve din sa Kanya pagdating doon sa bagong place po namin. So ayun po, tinignan ko lang po ano yung gustong ano din, ano ba yung gustong ituro sa akin ng Panginoon. That's right. So the first thing is to obey. Ayun po. All right. So we're done with your scripture and then your observation. There, meron pang dalawa, which is your application and the prayer. But before that, we will be taking a short station break. And may mga comments tayo. Babasahin natin yung mga comments ng fans mo, Angelo. Let's take this short break. We'll be back here on Breakfast with the King.
Sign up for a year and pay less than 71 pesos per month. Visit tmt.ph/digital to get your free 30 days of the Manila Times Digital Edition. Back here on Breakfast with the King on the new channel. This is Kathy, Solis, Davila, wala si Karlo today, but I am with our special guest from CCF Elevate, si Angelo. But before that, the new channel is an online alternative new media platform of online shows for people on the go. Please share it to your friends and family and watch all of our shows as seen on screen. TNC aims to transform the lives of our viewers through engaging, authentic, and original content. Our channel is a responsible global 24/7 platform that showcases Filipino talent, global influencers, cultural intelligence, and ingenuity. Watch
Breakfast with the King every Saturday from 9 to 10 a.m. Imagine having your own show and your own playlist, your own content, but we make it easier for you. You can watch live or on replay via Facebook or YouTube and follow us on Instagram as well. Listen to us on Spotify and Apple Podcast. Just search for hashtag TNC now. For sponsorships or other inquiries, please email now@thenewchannel.com or send us a direct message. Enjoy these life-changing shows because we made it. We made all of these just for you. So, moving on to our discussion with my special guest, Angelo. Hello, I'd like to welcome you back here from CCF Elevate Angono. Angelo, very interesting yung mga messages sa'yo dito. Direk, can you flash some of the comments by our viewers? Basahin natin yung mga comments ng ating mga viewers. Ayan, sabi ni... Sige, ikaw magbasa. Ikaw co-host ko ngayon. Hello po, like Kuya Robert. Sabi po niya, hashtag breakfast with the king on TNT. Yay, thank you. Ayan, shout out po. Ayan, shout out kay Jolas. Disciple ko po yan. Ah, hello Jolas. Opo. So, ano po, shinare ko po sa kanila, sa mga disciples ko. Ayan, si Ate Lablab, one of my ministry leader po sa Elevate ang ano. Thank you. I love that. Lauren, isa rin po sa mga core leaders ko po sa Elevate ang ano. God bless po sa guest speaker. And humble po. Yeah. Si Jeff, ayan. And ano heart. Opo, apo ko po yan sa ano, sa discipleship. Okay, hello. Si Christine, kapatid po ni Jeff. Yeah, hi Christine. Oh, hello. Thank you for watching. Heart sa inyo guys. Thank you sa support ha. Mary, si Mary din po. Isa po sa mga core leader ko. Yeah, God bless. Thanks, Mary. Chona. Hello po, Ate Chona. God bless watching in Mandaluyong. Hello po. Thank you. Yan. Si Mark din po. Disciple ko po. Yan. Hugs po sa BB Boy. yan po, mga asaran lang po namin. BB Boy. Kenneth. Oh, yan. Apo ko rin po yan sa, ano, sa discipleship. Ang dami mo gano'n, ha? Supporters, ha? You are well loved, ha? Hello, Elevate ang ano. Thank you sa support. Uh-oh. Thank you. Thank you. And I think yung isa doon, si Miss Esplana ay mommy or tita ng, ano, ng President and CEO na itong new channel. Wow! Hello po. Thank you po for watching. And mommy, ayun, mommy ni Miss Apple. Thank you. And Miss Apple, if you're watching, thank you then for having us. Breakfast with the King here on TNC. Thank you for welcoming us here. So ito na nga, babalik na tayo sa soap devotion or soap meditation ni Angelo. So na-share na natin, na-share na niya kanina yung scripture niya. It's all about Abraham and the Lord instructed him to go to a foreign land and he obeyed without question and God blessed him. And yung only observation ni Angelo, shinare niya sa atin yung own experience niya na, you know, sa pandemic, of course, everything changed. And then now, back to face-to-face, may challenges na naman ulit. he had to trust God and he was able to rise above the situation through the help of his spiritual family. And now he saw with his own eyes what the Lord has been teaching him all along. And that is to see the situation from fresh eyes. And it's all about really the heart, you know, our hearts for the Lord more than these technical you know, stuff na kailangan natin, of course, in technical setup. And now, we're ready for our A, application. How can we apply this in our lives? And ikaw din, Angelo, paano mo ma-in-apply ito sa buhay mo? Yan. Thank you po, Miss Kat. Yan. Application, tingnan po muna natin yung application ni Abraham po, di ba? Like, ano po yung natutunan po niya? So yung blessing po ng pagbabago ng buhay niya, 'di ba? Ano po yung binigay ni God after po niyang sumunod sa Panginoon? Hindi man exactly binigay agad, pero 'di ba, yung pagsunod po ni Abraham, meron pong blessing eh. So ano po yung blessing na binigay po sa kanya ng Lord? Ang kanyang pangalan po at pamilya ay makikilala. 'Di ba? Kaya nga po siya yung naging father po natin
di ba, as Christians. And bibigyan siya ng Diyos ng maraming inapo. Ayan. And ang mundo ay pagpapalain po sa pamamagitan niya. So, yun po yung blessings po ni Abraham. So, ano po ba yung application ko po doon? Simple lang po, kanina ko pa po sinasabi. Isinaalang-alang din po ni Abraham yung pagbabago. Masakit man, meron mga pain, struggles along the way. Di ba? Katulad po na sinabi ko kanina na pwedeng yung bagong tradition, may bagong culture, ano yung security ko doon, may titiran ba ako. Pero sinaalang-alang niya po yun. Pero yung ang ginawa lang po niya sobrang worth. Yung pagod, yung hirap. And ano po yun? That is yung obedience o yung pagsunod po sa Panginoon. And kung kilala po natin yung Panginoon sa buhay natin, kung alam po natin yung power niya, hindi like Abraham, hindi natin questionin kung bakit niya tayo dinadala dun sa lugar na yun. Diba? So, kung meron man po gusto kong maalala nyo for this devotion, is simple lang po. Sunod lang po tayo sa kanya. Katulad lang po ni Abraham, sunod lang. Walang question, walang doubt, walang grumbling heart. So, it is more on God is looking on your heart, obeying. Kasi He is working naman po. And He never stop on working. Kasi love niya po tayo. So, ayun po yung aking application po sa bawat isa. Alright. Very important yung mga shinare mo sa amin. It's all about obedience. And actually, how can you obey someone you do not know? So, kailangan mong dapat, we work on our relationship with the Lord na we get to know the Lord better every day. And the more we do, the more will we trust Him and the more it will be easier, you know, to yes. do that. And that will unlock, you know, His blessings and His will for our lives. And actually, ang maganda, no, we were talking about all about changes, no? Yung mga pinag-uusapan natin. And it's so comforting to know, no, as closing, no, before we totally wrap up the topic, no. What is comforting to know, Angelo, is that may mga verses, ito, I'd like to share two verses. In Malachi 3:6, it says, "I, the Lord, never change." Okay? Meaning, kahit napakadaming changes natin, and sabi nga, change is the only thing that's permanent, meaning yung sa buhay natin, laging may pagbabago tayong may mararanasan. Pero ang Panginoon ay hindi magbabago. So, kaya siya ang anchor natin. Yeah. Diba? Okay. And ito, Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. So, we can wake up tomorrow and the day after that with confidence, knowing that kung may bago na namang sa buhay natin, may dumating na naman na challenge, basta ang Lord ko hindi nagbabago, doon ako mag-trust. So we can, di ba no, Angelo? We yes, can po. Trust the God who knows our future. Saka, so yeah. Yung ano po eh, gusto rin din dagdagan doon, di ba? Madami man tayo nagagawang hindi maganda sa Panginoon, pero yung pagmamahal po niya hindi nagbabago. Mabait ka ngayon, okay ka ngayon, nagkasala ka po. Yung love niya, it is always never. That's true. And then, meron ng isang song, I forgot the title, pero recently napakinggan ko siya. Sabi niya, "On my worst days, I'm a child of God. On my best days, I'm a child of God." Diba? Sa worst day mo, child ka ni God. Sa best day mo, child ka ni God. Constant siya, hindi nagbabago. We are children of God no matter what happens. Ayan. And guys, we'd like for you to support our dear friend here. Direk, can you flash how we can be of support to the ministry that Angelo does? So he's a full-time campus missionary. Can you share with us this, Angelo, how we can help you out? Ayan po. So thank you for this, Ms. Kat. So if you want to be partner with us po or with me, scan nyo lang po yan QR code to support me. Nandiyan po ang instruction how to give. You can go to ccf.org.ph/give. Yan. Or you may contact me. Pwede po ba natin ilabas ang next, may,
yung QR code po ng aking messenger. Yeah. Pwede niyo po ako i-message yan, directly. Ayan po. So, yeah. How I can present my vision and calling, paano po tinawag ng Panginoon, at ako, ano po yung exactly ginagawa ko po as a campus missionary. So, ipresent ko po yan sa inyo para alam niyo po kung saan po kayo nag-i-invest. Yeah. Ayan. So, yeah, please rewatch this episode or paki-screenshot na siya ngayon para you can contact Angelo Villaluz. Tayo kasi parang, you know, for us who are working sa corporate world o kung saan man may business tayo and we don't have time to go to the campuses, ayan, si Angelo andun siya, may time siya to do that because that's his calling. And what we can do is support him, diba, in that way. Iano mo lang siya, i-contact niyo lang si Angelo and ask how you can be of help to him. Ayan, and what you are investing for the Lord's work through Angelo, is an investment for the next generation. Yan yung gusto ng Panginoon is we invest in the next generation, sa kanila na yan. Kasi tayong, you know, life is finite. There'll come a time when we'll go to heaven with the Lord, pero sila na yung we're gonna pass on the baton to them. So yeah, Angelo, thank you so much for being here with us. But before we end in prayer, ikaw papalid ko ng prayer, we'd like to thank the following donors. Thank you to Pastor Butch Alvarez, MFH Church. That is in Detroit, Michigan. Maraming salamat, Pastor Butch. He's our family friend. Thank you also to Lingap. Thank you to Maxi Builders, Yasin's Cosmetics, Good Feast PH, My Daily Collagen, and JL Maxi Builders. We'd also like to thank Miss Evelyn Javier of the ABS-CBN Fellowship, as well as May Rose Coronel of CCF and an anonymous donor. Maraming salamat sa inyo for making this show possible. And in the next episode, we'll be joined by Karlo already. Ayan. So maraming salamat sa CCF Elevate. Yan sa mga sisters natin. O yung sisters natin na very faithful in helping us contact our CCF Elevate missionaries. Maraming salamat sa inyo. Yeah, please end our episode through a prayer ngayon. Thanks, Angelo. Okay po. Let's pray po. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, first of all, thank you. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. And thank you, Lord, for all undeserved blessings na binibigay niyo po sa amin. And right now, Lord, taking the passage of Abraham, Lord, that na sana natuto po kami and help us, Lord, maging doer ng word niyo, hindi lamang po basta tagapakinig lamang, Lord. Help us and we are here and humbly coming to you asking for your guidance, Lord, and give us the wisdom and knowledge that we need to obey you, Lord. Help us, Lord, and give us a humble heart to obey you, Lord, no matter what. Kung ano man po yung gusto niyong ipagawa sa amin, Lord. And wala po kaming questions or doubts dapat or a grumbling heart. Basta bigyan niyo lang po kami ng a willing heart to obey you. And help us, Lord, to get know about you more. Kasi kapag mas malalim po kami sa inyo, mas mauunawaan namin kung ano yung gusto nyong ipagawa namin sa inyo. Help us, Lord, to be, to feel your presence moment by moment, Lord. Help us, Lord, to get to know more about you every day, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo po sa amin. Kayo na po bahala sa amin. Ingatan niyo po kami at I pray for blessings for everyone who are watching and listening here on Breakfast with the King. Continue to bless everyone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you so much, Angelo. Thank you din po, Miss Kat. Thank you po sa inyo. And yes. And a privilege, Lord, to everyone to share the Lord and the goodness of the Lord, yung love po niya sa bawat isa. Thank you. At saka sa ano mo, sa fandom mo. Yung Elevate Angono family ko po. Maraming salamat and God bless all of you. This is Breakfast with the King here on the new channel. Happy weekend, everybody. Thank you.